Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos. Salamat po sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Binantayan po niya tayo ng buong gabi sa ating pong pagtulog. At saka huwag po natin kalimutan manalangin pagkagising sa umaga. Good morning po sa lahat po ng mga PCBC members sa abroad. Good morning din po Sister Joy Albao, Sister Rochelle Flores del Rosario Covington. Good morning. Ganoon din po si Japheth del Rosario Flores del Rosario ng Singapore. Good morning dyan. Patuloy lang tayo maglingkod sa Diyos. At saka si Pastor Romeo Flores de Dios dyan po sa Canada. Sister Miriam Manalacta sa Manila. Good morning. Richard Jumar Manalactas, good morning. Sa lahat po ng mga kaibigan ko, magandang umaga po dyan sa Mindanao, sa Visayas, good morning po. Ganoon din po dito sa Luzon, good morning po sa lahat po ng ating mga kaibigan. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong online devotion. Ang ating pong teksto ay makikita po sa Lamentations chapter 3, verse 22 hanggang 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Verse 23. They are new every morning, great is thy faithfulness. Tayo po ay manalangin. Ipikit natin ating mga mata, yuko natin ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihang Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang umagang ito na idinagdag niyo naman po sa aming buhay. Kami po ay lumalapit sa inyo. Kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay sumasamba o nagsasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Samahan niyo po kami sa aming pong devotion online sa umagang ito. Pagpalain niyo pong mensahe, lahat po ng mga sumusubaybay, tulungan niyo po at pagpalain sa may mga problema, lutasin niyo po ang aming mga problema. Ingatan niyo po kami at patnubayan at pagpalain ang aming bawat family. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Okay po, sa umagang ito, ating pong topic ay ang Diyos po ay matapat sa lahat po ng panahon ng ating buhay. God He's been faithful in all seasons of life. So, alam niyo po mga kapatid, ang Panginoong Diyos, siya po ang lumikha ng seasons. Siya din po ang lumikha ng lahat. At ang panahon ay kalooban ng Diyos. Kaya dapat po nating ilagay sa puso't isipan na ang Diyos ang may-ari ng panahon at ang ating buhay ay kasama na po ang kung anumang klaseng panahon na ating pong inaharap sa araw-araw. So ayon po sa Lamentations chapter 3 verse 23, sabi po dito, they are new every morning. Great is thy faithfulness. So, sila po'y bago bawat umaga. Dakila ang katapatan ng Diyos. Meaning,
Number one, we need to study about the seasons of life. Ang panahon ng ating buhay. Season is a cycle. Every morning, they are new. Every morning. So, our life as a Christian is a cycle. Ang ating buhay ay cycle, ikot-ikot lang. So we need to be prepared every day. Dapat palagi tayong handa, araw-araw. Because according to Proverbs, there is no new things under the sun. Kaya we need to be prepared every morning. We need to learn from the seasons of life. Watch out and observe, because the previous happening will happen again. Paikot-ikot lang. So we need to be aware. We need to be prepared. Kung ano po dapat ang nangyayari kahapon na negative, dapat po hindi na po mangyari ngayong araw na ito. Kasi po mga kapatid, mga minamahal ko sa Panginoon, yan ang number one. Our life is a season of life. Our life is a cycle. Kaya kailangan tingnan natin kung ano po yung ating mga kabiguan sa buhay. We need impact in our Christian life. Example, last year, hindi tayo nagiging matapat sa paglingkod sa Panginoon. Wala pong biyaya. So dapat ngayong taon na ito, 2020, we need to be faithful in serving the Lord. We need to be faithful in reading the Bible. We need to be faithful in going to the church. We need to be faithful in prayer. And we need to be faithful in our own family. So we need not to forget our own responsibility, first of all, to God. Because according to Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, let us prioritize God in the seasons of life. Our seasons right now, we are now in the pandemic. Dati wala tayong face mask. Ngayon, mayroon na. At ngayon, pag wala kang face shield, no face mask, hindi ka makapasok sa eskwelahan para sa pagkumuha ng module. Pambira, kahapon, pagkuha ko ng module ng aking bonsong anak, pinabalik ako, hindi ako pinapasok. Bumalik ako dito sa bahay, kinuha kong face shield, yun, nakapasok na ako. So, we need to be prepared. Because our seasons is a cycle of life. Number two, combination. But remember, God has been faithful in all seasons of life. God is still on the throne. Kaya don't be discouraged. Never give up. Don't lose hope. Second one, our seasons of life is a combination. Combo, summer, rainy. Yan pong ating seasons of life in our country, Philippines. Our life is not always happy. Our life is not always sad or sad, but it is just a cycle. Pwedeng maging masaya ka bukas, ngayong malungkot ka. Pwede ding malungkot ka ngayon, bukas masaya ka na naman. Am I right? So it is biblical. But remember, God is always
faithful during summer time. And also God is always faithful during rainy time. Kaya po mga kapatid, we need to inculcate in our mind and we need to keep in our heart that our God is been very faithful sa ating pong summer, sa ating pong pagulan. Tandaan po natin yan. Our life is not always happy. When I was in Mindanao, talagang halos halo-halo yung kalungkutan, kahirapan, at ganun din po yung kasiyahan, katuwaan. When I remember my past, talagang napakasarap ang buhay, napakasaya. Pero iba yung nasa Panginoon ka, mas lalong nagiging masaya. At lalong-lalo na kapag mayroon kang asawa, family, mga kaibigan na mapagkatiwalaan. So, I cannot forget Ma'am Jessica, thank you for watching. I cannot forget our moment at by Sarapina, Gagumpayan, Sultan Kudrat. Kindly regards me to Pastor Efren Mayongge. And, you know, folk, you know, brothers and sisters in the Lord, what is the lesson we learn from the combinations of life? Examples, Shadrach, Meshach, and Abednego. You know, when King Nebuchadnezzar would like to implement all the people during his time in the Babylonian Empire, the whole people would like to worship him, would like to worship the image ng kanyang itinayo. Ito si Shadrach, Meshach, and Abednego. Talagang nanindigan sa kanilang principles and faith in God. Because they believe that the God of Israel is real God, the only true God. And they already know that the image, the idol, King Nebuchadnezzar built is not true God. So, King Nebuchadnezzar gave a sign to the singers, the trumpeters, the players of the instruments. And then kapag tumunog ang lahat po ng uri ng music, sabi ni King Nebuchadnezzar, lahat ng tao ay magpatira pa at magluhod at sumamba sa imahe na kanyang ipinatayo. Ito si Shadrach, Meshach, and Abednego ay napakataas ang kanilang mga posisyon dahil sila po ay pangalawa sa kay Prophet Daniel. Si Prophet Daniel, hindi po siya kasali kasi nandoon po siya sa opisina ng Haring Nebuchadnezzar. So itong tatlo na ito, sa kamatayan man o sa kasaganaan, sa kalungkutan, o sa kasiyahan, sila po ay may prinsipyo. Ito po nangyari. Nung lahat ay yumuko na, nagpatira pa na, dahil natakot kung sino po ang hindi susunod, ay siya talagang itatapon sa horno ng apoy. Imagine mo yan. Napakadaming tao. 127 provinces, and only Shadrach, Meshach, and Abednego ang hindi sumunod sa hari. So nung nakita po ng mga tawa ng hari, pinatawag sila, Shadrach, Meshach, Abednego, bakit hindi kayo sumunod na isumatang suwayin ang aking decree? So ang sabi po nila, mahal na hari, kami po ay mga Hudyo. Kami po ay naglilingkod sa totoong Diyos ng Israel.
Ah, ganun ba? Sabi niya, binigod, nagalit si King Nebuchadnezzar. Talagang uminit at namula ang kanyang mukha sa gagalit. Sabi po niya sa kanyang mga tawan, painitin ang horno 7 times. Ako po, pagkatapos itinali sila, sobrang bilis, 7 times. Napakabilis ang galit niya, grabe ang galit. Tapos pinanggapo sila, pagkatapos yung mga malaking tao ang nagdala sa kanila, doon po, tapos itinapon sila. Alam niyo po, to make the long story short, yung nagtapon sa kanila at naghagis sa kanila doon, ay namatay, tinupok mga apoy dahil sobrang init po talaga. Alam niyo po, miracle lang nangyari. Pagdating doon sa loob, mga kapatid, natanggal ang mga tali nila at tatlo sila na nakatayo, nagiging apat. Yung isa ay nagiging, yun po ay si Jesucristo. Kaya po, naggulat ang mga tao. Sabi niya, mahal na hari, si Shadrach, Meshach, and Abednego ay may kasama sila. Hindi lamang sila tatlo, apat na po. Kasi napatakbo yung si King Nebuchadnezzar. Pagdating doon, sinilip niya. Sabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, kayo po ba yan? Opo, mahal na hari. Kami ng Diyos ng buhay ng Israel. Alam niyo po mga kapatid, nakakagulat. Sabi ng mahal na hari, lumabas na po kayo. At gumawa siya ng bagong decree, bagong batas. Ang lahat ng mga tao ay maglingkod sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach, and Abednego. Alam niyo po mga kapatid, in the seasons of life, we need to stand firm in the midst of this pandemic. Kailangan tuloy-tuloy ang ating pagsamba, paglingkod. Do not be afraid sa coronavirus na yan. God is with us. If God is with us, who can be against us? Because of that, the Shadrach, Meshach, and Abednego, nanindigan sila sa principles, nanatili sila sa prinsipyo, ang tamang prinsipyo na ayon sa Biblia, yan ang makapag-influence sa ating kapaligiran. So dapat po manindigan tayo. Amen? Kahit anumang hirap sa buhay, huwag tayong sumuko. Never give up. Don't lose hope. God is still on the throne. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi sa Biblia, if God be for us, who can be against us? So, sometimes, in our ministry, mayroon pong better, mayroon pong bitter. So, we need to continue to serve God. Hindi po lahat ng buhay na sa ilalim. Kapag ikaw i-bless ni Lord, ilalagay ka niya sa ibabaw. So, sinabi ni Paul, I know how to be abound and I know how to be abased. So, dapat we need to be flexible. Our perspective in life should be contented in life. Kung ano pong pananaw natin sa buhay, dapat marunong tayong magkontento. Number 3, the last. Amen. God is been faithful. Number 3, ang Diyos po ay matapat sa lahat ng panahon. Verse 23, Lamentation 3:23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. Talagang amazing. Kamanga-manga. Matapat po ang Diyos sa lahat po niya kanyang pangako. Kuminsan, ang tao talagang napapako. Pero ang Diyos, matapat po talaga ang Diyos. Amen? Ang pangako ng Diyos, tinutupad po niya. At kung ano po yung kanyang sinabi sa Biblia, kapag sumampalataya ka kay Jesucristo na yung Panginoon na tagapagligtas, totoo yan, maliligtas ka. Ibig sabihin po, ang totoong tagapagligtas po, walang iba, kundi si Jesucristo lamang. Pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay makasalanan, makasalanan ka. Sabi po sa Romans 3:23, For all have sinned and come short of the glory of God. So, makasalanan talaga tayo. Pag sinabi ng Diyos, good news, ay talaga good news. Sabi po niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Talagang totoo yan. So anong kailangan para maligtas? Kailangan, we need to acknowledge that we are a sinner. Second one, Acts 3:19, repent and be converted, that your sins may be blotted out. So totoo yun. Pag nag-repent ka, pagbabago ng pag-iisip, patalikuran ng kasalanan, at maglingkod sa Panginoon, totoo yan. Mawala ang iyong kasalanan. Kahit gaano kadaming kasalanan mo, mawawala. Kasi po, binayaran ni Jesucristo ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo po, yung dugo ni Jesucristo lamang ang naghugas ng ating mga kasalanan. So anong gagawin? Tanggapin mo si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen? Number 3, matapat ang Diyos sa lahat ng panahon. Halos lahat ng mga puno o kahoy ay nagbabago ang kanilang kulor. Alam mo po sa Amerika, ang pine tree at ang evergreen, ito lang po yung puno na hindi nagbabago. Pero the rest ng mga kahoy nagbabago sa doon sa ibang bansa, panahon ng tagyelo, nawawala yung mga kwan, nalalagas yung mga dahon. Tapos tutubo na sisibol na naman. So dito sa Pilipinas, dalawa lang ang panahon natin, tag-init at tag-ulan. So ayon po sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things. Mga kapatid, basahin natin, ano? Hebrews chapter 11, verse 1, para klaro ba? Tingnan po natin dito po sa Biblia, sa Hebrews chapter 11, verse number 1. Sabi po dito sa Biblia, sa Hebreo chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga kapatid, ang pananampalataya daw po ay substansya ng mga bagay natin inaasahan, ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. If you have faith, even we cannot see God, mayroon tayong pag-asa, hope of life. So, ano pong gagawin natin? Stand firm. The place where you are standing, kung saan ka man na ngayon, kung saan ka naglilingkod sa Panginoon, panindigan mo yan. Because in the seasons of life, we need to stand on, hang on the Lord Jesus Christ. So we need to hang on, we need to stand, and we need to serve the Lord Jesus Christ. We need to be constant in serving the Lord. Bakit? Ang resulta, magiging maganda ang end of our life. Sabi ni Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So dapat po ating pong pananampalataya, ating pong ingatan, at tapusin natin ang ating kurso sa paglilingkod sa Panginoon. And then we need to fight the good fight, not bad fight. So what is that? Dapat ang ating pagkikipagbuno, pagkikipaglaban, based on the Word of God. Hindi po physical fighting, but spiritual. So our principles, lalong-lalo na itong pandemic, we need to abide and obey our government. As a Christian, according to Romans chapter 13, no? Because government is ordained by God. So, maraming salamat po sa ating pong pag-aaral. God has been faithful in all seasons of life. So, number one, seasons of life is a cycle. And second one, the seasons of life is a combination, summer and rainy. And the third one,
God is being faithful in all seasons of life. So, ulitin ko, our life is not always happy, our life is not always sad, but always remember, sabi ni Paul, last verse, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again, I see rejoice. So, we need to be rejoice. So, we need to be happy because we have the Lord Jesus in our heart. So, mga kapatid, if you want to be happy in life, kailangan mong tanggapin si Jesus Cristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. So, tayo po'y manalangin at ipag-pray natin ang bawat family natin. Ating gawain ngayong araw. Pag-aaral ng ating mga anak. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa mensahe sa online devotion. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat po ng mga sumusubaybay, sa lahat po ng mga membro ng PCBC. Dalangin ko rin po ang mga membro ng FBC sa Busok, Bumbayan, Sultan Kudrat. Tulungan niyo po sila, huwag niyo po silang pabiyaan. Si Pastor Timothy Edis Manya, tulungan mo po sa gawain doon. Prayer ko po ang kaligtasan ng aking mga pamangkin at ang aking mga kapatid po sa Mindanao na sila po yung maglilingkod sa inyo. Lahat po ng mga sumusubaybay sa online, ang prayer ko po, paano man ang kanilang prayer request, ipagkaloob niyo po, O God. I-bless mo ang kanilang bawat family. Pagpalain niyo po ang aming gawain ngayong araw, ang mga trabaho sa DepEd, ang mga estudyante, sa mga opisina, ang mga kapastoran, mga preachers, mga missionaries, evangelists. Ingatan niyo po mula sa COVID-19. I-increase niyo po ang aming pananampalataya. Maraming salamat po sa iyong katapatan, O God. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso't isipan. Kami po'y sumampalataya sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Tinatanggap po namin kayo na aming Panginoon at tagapagligtas, O God. Binabalik po namin sa inyo ang aming buong hiram na buhay. Tulungan niyo po kami na hindi namin pababayaan ang bawat family na maglingkod sa inyo. Kung ano man ang mga pangyayari sa mundong ito, pansamantala lamang ito. Kayo po ay nanatili pa rin sa trono, O God. Dapat pong mga bagay nito yung mangyayari dahil malapit na po kayo babalik. Dalangin ko po, pagpalain niyo rin po si Pastor Efrain Mayonggi na Bayan Salpina, lahat po ng mga pastoran sa Mindanao, Visayas at Luzon, mga missionaries sa abroad, lahat po ng mga membro sa abroad, huwag niyo po silang pababayaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Jesus. Lahat magsabi na, Amen. Maraming salamat po. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po natin ipanalangin ang ating pong gawain dito sa Central Luzon. Ang aking kalusugan, pag-pray nyo rin po. At saka wisdom mula sa Panginoon. Once again, ito po ang lingkod ng Diyos, Pastor Nilo Flores, dito po sa Central Luzon. Maraming salamat po sa inyo. God bless sa lahat po ng mga membro ng PCBC, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating online devotion. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye po.